Do while loops. Ano ang difference ng while loop sa do while loop? Ang while loop, itetest niya muna yung condition bago niya gawin yung program. So kapag tumama lang sa condition, doon niya lang gagawin yung set of codes na nasa loob ng loop. Ang do while loop naman, gagawin niya lagi, always, at least once, ato, bago niya itest yung code. Kasi ang while loop, ganito lang, di ba? Kalagay lang, while condition, tapos semicolon. Yan, itetest niya muna bago niya gawin. But sa do while, gagawin niya at least once bago siya mag-loop. Parang ito, count 1 is equal to 5. Do, system.out.print value of count plus count 1, while count 1 is greater than 0. So, anong mali dito? Ang mali dito is, gagawin niya to, yes, and count 1 is equal to 5. Gagawin niya to always. Kasi wala tayong restriction dito na at laging 5 ang value ng count. Lagi siyang greater than 0. Tignan nyo, maglulup to ng paulit-ulit. See? Kasi may mali sa program. Now, lagyan natin ng, dahil greater than to, gawin natin count minus minus. Ibig sabihin, pababa. Count 1 minus minus. Ngayon, kas, gawin natin ay 0. 0 is yung value ng count 1. Gagawin niya ba yung condition? Gagawin niya ba yung loop o hindi? Of course, gagawin niya yan ng isang beses. See? The value of count 1, 0. Ginawa niya once. Bakit? Do while, do. Gawin niya daw to. So, ang value is 1, 0. Lalagay niya 0 dito. That's the first iteration, unang ikot. And then count minus minus magiging negative 1. And then while count 1, which is negative 1, greater than 0, gagawin niya. Which is nag-false, kaya hindi niya na ginawa. Pero kung gagawin natin itong 5, unang ikot, gagawin niya muna daw. So, ano magiging output? First output would be 0. And then count minus minus, magiging 4 si count 1. Is 4 greater than 0? Yes. So, current value is 4. Ang next output is 5 to, itong kanina, and then magiging 4. So, count minus minus, magiging 3 na siya dito, and then output niya ulit ay 3. Tapos count minus minus is 2 greater than 0, obviously. 2 pa din to, so gagawin niya pa yan. And then 2, count minus minus, 1, 1 na siya dito kasi nga nag-minus tayo, is 1 greater than 0. Obviously, this is 1. And then, i-output niya dito si 1. And then, count minus minus 0. Is 0 greater than 0? Obviously not. So, hindi niya nagagawin to. So, magiging output lang natin ay 5, 4, 3, 2, 1. Run natin. Console 3. So, yun. 5, 4, 3, 2, 1. Descending naman yung ginawa natin kasi lagi tayong ascending. Gumagamit lagi tayo ng increment. Now, pababa naman. So, i-comment muna natin to do while na to. At dito tayo sa susunod na do while. Which is yung count 1, ginawa natin 0. So, do. Gagawin niya ulit to once. If count 1 is equal to 2, continue. If count 1 is equal to 4, break. Tapos ipiprint niya yung value ng count 1. And then count 1 plus that. So class, may bago dito. Anong ginagawa ng continue? Continue means skipping a turn. Ini-skip niya yung isang turn sa loop. Break naman is stop the loop. Ini-stop niya yung loop. So paano mangyayari dito? So kung ang count 1 is 0, gagawin niya once. Count 1 is equal to 2. Count 1 equals to 4. Prehas, false. So, system.out. Kung makikita niya dalawang if yung ginawa natin. So, do prehas niyang itetest to. System.out.count. So, first output niya is 0. Now, count 1 plus 1. Count 1 plus plus is 1 greater than or equal to 5.
are less than or equal to 5? Yes po. So gagawin niya ulit. But nag-count 1 plus plus na tayo, the current value of count 1 is 1. So count 1, is 1 equals to 2? No. Count equals to 4? No again. And then i-output niyo na lang dito si 1. Tapos count 1 plus plus magiging 2. Tapos is 2 less than or equal to 5? Yes, gagawin niya ulit to. Now, count 1 is equal to 2. Continue daw. Tapos skipping a turn. Continue, skipping a turn. So, hindi niya ito gagawin. Mag-skip na ulit siya. Mag-proceed siya dito. Let's see natin ha. Nag-skip siya ng isang turn. Kita niyo? 0, 1. Nag-skip na siya ng turn. Now, punta naman tayo sa break. Ito yun, oh, nasa Java siya. So, ang continuous statement breaks one iteration in the loop. If a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop, this example skips the value of 4. So, ito, kung count 1 ay equal to 2, continue, i-skip lang natin si value of 2. Kaya nyo i-skip dito. I-run example natin dito. Loading. Okay. So, habang nagda-load siya, nakita niya, 0, 1, 2, 3, 4. In-skip niya si 4. Pero sa atin, dito, ang mali dito sa program is, in-skip niya agad yung buong program. Ay, ang count natin nasa baba pa. Kaya siya tumigil sa 1. Kita niyo? Ngayon, dapat ilalagay natin yung count 1 plus plus dito bago tayo nag-continue. Kasi, pag nag-continue siya, bago pa siya nag-count 1 plus plus, hindi na uulit yung loop. Tignan nyo to. Gagana na ulit to as 1, mag-i-skip siya. 0, 1, 3. See? Hindi na siya nag-skip. I mean, hindi niya na-skip yung 3, 4, 5. Nag-start siya sa 3. Dahil dito sa count 1 plus plus. So now, balikan natin yung program. 2, in-skip niya. Continue. Pero nag-count 1 plus plus tayo, so magiging 3 pa din to. Ngayon punta siya dito. If count 1 equals 2, which is 3, false, hindi niya ito gagawin. Is 3 is equal to 4, false pa din. So system.out.print, i-output niyo yung 3. Tapos, count 1 plus plus. Tapos, is 4 less than or equal to 5? Yes. So, current value natin is 4. Count 1 is equals to 2. False, hindi niya ito gagawin. So, count 1 equals to 4, which is 4 na nga si count 1. Break. I-stop niya na yung loop. Kaya, hindi niya ito na-output. Hindi niya na-output si 4 kasi nag-break agad siya ng loop. In-stop niya yung loop. Regardless kung anong condition dito sa while, kung magbe-break ka sa loop, hindi niya nagagawin yung loop. Pero yung continue, kahit anong condition yan, as long as yung value ng count is progressive, tuloy-tuloy pa din or increasing, gagawin niya yon. Pero dito, hindi na kasi nga nag-break na siya ng loop. Kaya naging output natin is 1, 2, 3. Kita niyo? 0, 1, 2, 3. So that's the purpose of continue and break. So most of the time, ang magagamit lang natin dito ay break. So, ang continue, kapag pinindot mo ang 2, kapag pinindot mo ang 4, magbe-break siya. So, baguhin naman natin. Gawin natin kapag nag-1, mag-output tayo, system.out.print, system is skipping 1. Burahin ko na itong mga comment na to. Tapos dito, mag-output din tayo. System will break the loop yan. Pag sinabi system will break the loop, totally titigil na yung loop. Tignan natin na magiging output. Magiging 0, 1, 2, 3, 4 ba siya o magiging 0, 3, 4?
So dapat ang magiging output nito ay 0 kasi magkukontinue siya dan 1. Kapag nag-1 siya, count 1 plus plus magiging 2. Pero i-skip niya si 1. So walang value si 1. Ito lang ang lalabas. 2. Lalabas si 2 kasi wala naman doon. Lalabas si 3. Pero si 4, hindi na siya lalabas kasi binrick na natin dito yung program. See? What's the output? So yon, lumabas si 0. Lumabas si 0, lumabas si 2, lumabas si 3. System is skipping 1 kaya hindi siya lumabas doon. Pero nakita nyo, lumabas yung 1 doon kasi nga, tinipe natin dito, system is skipping 1. Tingnan nyo yung dulo, system will break the loop. Lumabas na siya dito sa 4 kasi nga, pinatigil na natin yung system pagdating ng count 1 sa 4. So I hope malinaw yon. Next loop tayo. Tanggalin natin yung comment dan. Dito naman class, see? Anong sinabi kong ilalagay dito lagi? End of class, do while loop. And dito naman, end of class, main. Ugaliin natin na lagi magko-comment doon class. Anong error niya? Is 4. Si is 4, hindi niya mahanap kasi hindi siya nakadeclare. So, si is 4, kailangan lang natin i-declare dito. Boolean is looping is equal to true. Palitan na lang natin si is 4 ng is looping. Okay? So, ito. Ano naman ang gagawin niya, class? Siyempre, dual pa rin to. So, gagawin niya once. Count is equal to 0. Ayon. Anong mali dito, class? Tignan niya. Do, gagawin niya once. So, ano daw ang gagawin niya once? Hindi natin makikita kasi wala tayong output. So para makita natin, lagyan natin ng output dito. System.out.print. Si count 1 na lang labas natin. Count 1. Okay, yan. Palabasin natin ang palabasin si count 1. Pero dito natin siya ilagay sa ilalim para may condition tayo. So ito, do count 1 plus plus. So ang current value ng 1, dadagdagan agad natin. Set of 0 magiging 1. Is 1 equals equals to 5? Obviously not, hindi niya ito gagawin. System.out.print count 1, i-output lang natin si 1. Kasi nga nag-increment na tayo dito, kaya 1 na siya. Kanina, kung mapapansin nyo, sa dulo tayo nag-i-increment. Output muna, system.out bago increment. But this time, iba yung structure niya. Increment muna bago output. Increment, condition, output. Dito naman, condition, output, increment. So, iba't ibang structure to, iba-iba rin yung nagiging output. Tignan nyo. Count 1 plus plus 1. So, loop is looping. Is looping, anong value ng is looping? True. So hanggat true si is looping, gagawin niya to lagi. So count 1 plus plus, gagawin niya to 2. Siyempre, true to. So 2, 3, 4, 5. Tutuloy-tuloy niya yun hanggat hindi siya nagpa 5. So dumating na tayo sa 4. 4 na siya dito. Skip na natin yung 3 and 4. Dumating siya sa 4. So current value nito 4. Ginawa niya. Count 1 plus plus, naging 5. Is 5 is equal to 5? Yes, magiging true. So, is looping equals to false. Ito naman, magiging false, kaya titigil si loop sa 5. Dito siya titigil kasi nag-5 siya doon. Pero yung output niya hanggang 4 lang kasi nauna yung condition, sorry, aabutin niya to kasi hindi naman tayo nag-break dito. Pero kung merong break dito, class, hanggang 4 lang yung output. Pero dahil walang break, gagawin niya pa rin to. Ngayon, in-output niya na yung 5. Pero dito yung slooping ginawa niya ng false. Is looping, is it still true? No, binago na natin dito. Ginawa na natin siyang false. Kaya hindi na siya uulit. So ang magiging output niya lang is 1, 2, 3, 4,
5. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Now, class, bago-baguhin natin yung pwesto. Si count plus plus, lagay natin sa ilalim. So, bago ko i-play, you need to guess what will be the output. So, count is equal to 5. Okay? True pa din lahat siya doon. So, i-output nyo lang muna. Since ang count natin is equal to 0, first output would be 0. Tapos, count 1 plus plus 1 is 1. Less than, walang test dito. Dito yung condition. Gagawin niya ulit. 1 less than or equal to 5. True. So, yun. I-output niya siya ng i-output. Equals equals to. So, ano magiging output niya? Is it still 1 to 5? Mag-i-skip siya ng isang number? Tingin niya. Anong magiging output? Obviously, the output would still be the same. 1 to 5 pa din. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, dumagdag ang 0 kasi itong count 1 plus plus kanina, nandito siya. Tinanggal natin siya doon, nilagay natin sa baba. Kaya, hindi na na-output ngayon yung 0 kasi nauna itong system.out sa 0. Pero kung itataas natin to, lalagay natin dito, the output would be 1 to 5, walang 0. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon lumabas naman yung 6 class. Bakit po lumabas yung 6? Kasi, sa iteration ng loop, count 1 plus plus, ginawa niya to once. Imagine, ginawa niya to once. So, dito, magiging 1. Tapos, ito, 2, 3, 4, 5. So, imagine natin nagawa niya na yung 5, 2, 3, 4. And 5. Dito siya nag-count. 4 tayo muna para mag-gets nyo. Sa 4 na tayo. 4 is equal to 5. False, hindi niya pa rin ito gagawin. Ngayon, count 1 plus plus, si count 1 magiging 5. So, magiging output dito ni count 1 plus plus is 5. So, is looping, true pa din siya. Ngayon, pagpunta dito sa taas, 5 na. Is 5 is equal to 5? True. So, magiging looping is equal to false. Pero nag-count 1 plus plus tayo, kaya magiging 6. Ngayon, is looping, naging false na siya. Gawa nito, na-meet niya na yung condition doon, titigil na si loop. Kaya naging 1, 2, 6. Ngayon, class, ano naman natin pwedeng ilagay si count 1 plus plus? Nalagay na natin dito, nalagay na dito, nalagay na rin dito sa ilalim. So, kung mapapansin nyo, iba-iba yung output, nakadepende siya sa pwesto ng increment natin. So, ganun sa do while, ganun sa while. Nakadepende yung output sa pwesto ng increment, sa pwesto ng code, sa pwesto ng output, sa pwesto ng condition. So you need to think logically kung saan dapat ipwesto yung condition, yung output, at yung increment para mas mabilis nyo ma-process kung saan dapat o kung ano dapat yung kailangan nating i-output. So next naman is for loop. Sa for loop, we will discuss that on the next video. Mas madali ang for loop class kasi doon naman, alam na natin yung specific number. Usually, doon siya ginagamit kapag alam na natin yung specific number of loops o iteration na gusto natin gawin. So, I hope you still learn something from this video. And please see the next one.